Magandang araw o gabi sa lahat ng ating mga kababayan, lalo na sa mga kapwa-vloggers. Okay, mga kapwa-vloggers dyan. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang Children's Online Privacy Protection Act o ang Coppa. Pasensya na po, medyo nakamask dahil malala pa rin po yung alikabok na dala po ng pagtudok ng Bulkang Taal. So, kaya po nakamask na yan. So, pagpasensyahan nyo na lang po, huwag nyo na lang intindihin yung mask. Okay, kinopya ko po ang CP ng akda ng YouTube hinggil sa Coppa at kung paano natin lalagyan ng tamang settings ang ating mga contents at aking isinalin sa wikang Tagalog upang higit lalo itong maunawaan ng ating mga kababayan. Ang siping aking isinaling wika ay mula mismo sa Google Support na matatagpuan sa URL or Universal Resource Locator na https://youtube/answer/952-8076. Ayan. Okay, makikita po ninyo yung nandito sa baba ng screen. Yan po yung URL ng copy. So, pwede po ninyong bisitahin yung website para kayo mismo ang magbasa. Ito po ay galing mismo sa Google Support na na-open ko dahil sa pag-click ko ng link mula mismo sa YouTube. Okay. Okay, so sa akdang ito ay aking babasahin sa wikang Ingles at ipapaliwanag natin sa wikang Tagalog upang sa ganun ay hit nating maunawaan ang alituntunin ng YouTube sa pagdetermina ng tamang label para sa ating mga video contents. Babasahin at ipapaliwanag ito sa bawat talata or yung paragraph. Okay, so number one. Determining if your content is made for kids, regardless of your location, we require you to tell us whether or not your videos are made for kids. We are making these changes according to the agreement with the U.S. Federal Trade Commission or the FTC. And to help you comply with the Children's Online Privacy Protection Act or COPPA and or other applicable laws. Failure to set your content appropriately may result in consequences on YouTube or have legal consequences under COPPA and other laws. Ayan. So, ang pagpapaliwanag. Ang COPPA o Children's Online Privacy Protection Act ay isang batas na pinatutupad ng Federal Trade Commission sa Estados Unidos. Subalit, datapwat ang tayo ay hindi naninirahan sa bansang Estados Unidos, ang YouTube server ay at pangasiwaan at ulong tanggapan nito ay matatagpuan sa Estados Unidos na siyang dahilan upang ang ating mga video contents ay nasasakop ng batas COPPA. Ang YouTube ang pangunahing direktang mananagot sa pagkakamaling ito kapag tayo ay nagkamali. Ayan. So, YouTube ang magsasuffer. At sila ang magpapasan ng mga karampatang parusa na ayon sa batas COPPA at sa iba pang batas na nalabag. Ito ang sanhi kung kaya't ang YouTube ay naghihigpit sa ating mga content alinsunod sa nilalaman ng batas COPPA. Yeah. So next paragraph, ang sabi po dito, we provide some guidance on what is considered made for kids below, but we cannot provide legal advice. If you are unsure whether your videos meet these standards, we suggest you seek legal counsel. Okay, ang YouTube ay nagbigay ng patnubay kung ano ang may tuturing na made for kids sa ibaba. Subalit, hindi sila makapagbibigay ng patnubay sa usaping legal.
Kung hindi mo matukoy ang iyong mga videos ay sumusunod sa lituntunin ng Coppa, kayo ay pinapayuhang humingi ng payong legal sa kinauukulan. Ayan. Okay, so next paragraph. Ito na po yung ito na po yung mismong nilalaman ng Coppa. Ito yung dito natin malalaman kung paano ba natin i-set or ila-label ng tama ang ating mga contents or videos. According to the FTC's guidance on COPPA, a video is child-directed, which we call made for kids, if, number one, children are the primary audience based on the factors described below. Number two, children are not the primary audience, but the video is still directed to children based on the factors below. This is known under COPPA as mixed audience content, which is a type of child-directed content. General audience content is not the same as mixed audience. Okay. Note, in November 2019, the FTC released more information to help YouTube creators decide if their content is made for kids or not. You can learn more on the FTC's blog. Okay. So, translation natin, translate natin. Ayon sa patnubay ng Federal Trade Commission hinggil sa COPPA, ang isang video ay may tuturing na para sa bata na kung tawagin ay made for kids, kung una, mga bata ang pangunahing manonood ayon sa nilalaman na inilalarawan sa iba. Ayan. Kung ang target audience mo ay mga bata or yung main audience mo ay mga bata, ito ay made for kids. And pangalawa, hindi mga bata ang pangunahing manonood, ngunit ang video ay naglalaman ng mga patungkol sa mga bata ayon sa mga salik, o salik is factor sa English, na inilalarawan sa ibaba. Ito ay binigyang diin sa COPPA bilang mixed audience content at isang uri ng pambatang akda. Ang pangkalahatang audience o general audience content ay hindi kapareho ng mixed audience content. Okay, so when deciding whether or not your channel or video is made for kids, you should consider various factors including, yan. So ang sabi, sa pagpapasya kung ang iyong channel or video ay made for kids o hindi, pagtuunan ng mga sumusunod na salik o factors, kabilang ang, number one, subject matter of the video. Example, educational content for preschoolers. Yan. So, Tagalog, paksa ng video, ito ba ay naglalaman ng pang-edukasyon o aral para sa mga batang nasa preschooler? Number two, whether children are your intended or actual audience for the video. Yan. Kung ang mga bata ba ang target mo o intention mong manonood? Yung target audience mo, sino ba yung target mong manonood dun sa video mo? O kaya, hindi man sila yung target audience mo, pero mga bata ang aktwal na nanonood sa yung video. Ayan. So, kailangan mong iset yun sa made for kids. Number three, whether the video includes child actors or models. Ayan. Mayroon bang mga batang kasama sa pagganap o yung mga artista, kagaya ng mga batang artista, mga modelo, ayan. So, kapag ang video mo ay mainly narrated and acted by mga children artists, yung mga batang artista o mga batang modelo, ito ay kailangan iset mo sa made for kids. Whether the video includes characters, celebrities or toys that appeal to children, including animated characters or cartoon figures. Okay, so meron bang mga personalidad, larawan na labos na nakakatawag pansin sa mga bata? Mga animated characters or cartoon characters, kabilang na po dito yung mga action figures. Ayan. Whether the language of the video is intended for children to understand. Ang wika ba at pagsasalita sa video ay sinadya upang mas maunawaan ng mga bata? May mga pagkakataon ko tayo na
kapag kausap natin yung bata, binabago natin yung tono ng boses natin, yung paraan ng pagsasalita natin, minsan may pagka parang bata, may pagka comedy ganun. Ito yung tinutukoy ko dito sa sentence na to. Okay, so next, whether the video includes activities that appeal to children such as play acting, simple songs or games, or early education. Okay, so ang video ba ay may nilalamang mga aktibidad o gawaing nakakatawag pansin sa mga bata, kagaya ng paglalaro, mga pag-awit, pag-arte at mga turong pambata. Kagaya po nito yung mga storytelling books, yung mga binabasa natin sa story books. Yung mga children's rhyme, ay mga nursery rhymes, mga tulang pambata, mga poems na pambata. Yung mga larong pambata, ano ba yung mga larong pambata, di ba? Na halimbawa, nag-record ka ng laro na ano yung mga na-record ng laro? Yung Minecraft, yung mga yan. Yan po yung tinutukoy dito. Okay, next is any other information you may have to help determine your video's audience, like empirical evidence of the video's audience. Okay, so translate natin. Ikonsidera din ang iba pang impormasyon sa inyong video sa pagtukoy ng pangunahing manonood or audience, your main audience. Kagaya ng mga bagay na namamasda ng mga manonood. Yan. Tawag dito, yung parang pag-analyze nila, pagka napanood mo yun, i-analyze mo yung content ng video, nakita mo parang pambata yung content niya. Yun yung tinatawag na empirical evidence of the video's audience. Yung, halimbawa, pinanood mong ganun parang nakita nung nanood, pambata yung content. Yun yung tinutukoy dito. Okay, so next. Whether the content is advertised to children. Ayan. Ito ba ay parang ini-advertise o ina-anunsyo mo sa mga bata? Halimbawa, yung isang magulang ito panoorin mo. Ayan, di ba? Kaya sabi mo, oy, manood ka ng ganito, mga advertisement. Kumbaga, parang, ito ba ay pangunahin na, or yung mga nakakapanood bang mga matatanda, ay nire-recommenda ba para sa mga bata yung video na yon? Okay, so, nire-recommend ba para sa mga bata? Nire-recommenda ba? Ayan, yung ina-anunsyo or advertise, nire-recommenda ba para sa mga bata? Nang, mga manonood and yan, kung ikaw mismo yan. Basta ito yung nire-recommenda sa mga bata, yun yung tinutukoy nito. Okay, so next, just because your content may include some of these factors does not automatically mean it's made for kids. Ayun nang po pala. You should carefully consider who you're trying to reach with your videos as you evaluate your content and the factors above. See below for information on content that is not made for kids. Ayan. So, sinasabi rito, mga kaibigan, mga kapabloggers, hindi dahil or hindi porke ang iyong video ay nagtataglay ng ilan sa mga salik o factors na nabanggit kanina, ang iyong video ay automatically nga mamarkahan mo na ng made for kids. Hindi po ganun yun. Mangyaring i-consider ang mga tinutumbok o ninanais mong maging manonood ng video, yung target audience mo. Sino yung target audience mo? I-consider mo yun. Target audience mo ay mga matatanda pero may mga, halimbawa, may mga features siyang laruan. May mga nakalagay na laruan. Pero ang target mo talagang manonood sa mga matatanda. Eh, paano yung laro ang yun pala mamaya, mababanggit natin mamaya na may laruan niya pero hindi naman para sa ganun, kundi tutorial yun yung paano gumawa ng laruan. Ayan, mababanggit mamaya. Sige, tatalakayin natin yan.
mangyari kayo considera ang mga tinutumbok o ninanais kong maging manonood sa iyong video upang, habang sinusuri mo ang iyong video at mga nilalaman nito. Batay sa mga nabanggit kanina. Ayan. Alamin sa iba pa ang iba pang informasyon tungkol sa hindi pambatang nilalaman. Ayan. So, tatalakayin din natin yun yung tungkol naman sa not made for kids contents. Okay. So, note, YouTube Analytics is not designed to help determine if your content is child-directed. You should use the factors outlined by the FTC above to set your audience. Ayan. So, sabi dito, tandaan, ang YouTube Analytics ay hindi ginawa upang tumulong alamin kung ang inyong nilalaman ay naaayon sa mga bata o hindi. Gamitin ang mga salik o factor na nabanggit na inakda ng FTC sa pag-set ng inyong audience. Yun po. Okay, so next po tayo. Ito po lahat ng binabasa ko, nasa isang page lang po ito. Tingnan po ninyo yung link na nasa baba. Yung caption po sa baba, dito sa baba. Diyan po ninyo makikita, bisitahin po ninyo yan para mabasa ninyo ng buo yung article. Okay, so narito naman po ang mga salik sa pagdetermina ng mga nilalamang hindi para sa mga bata o not made for kids. Okay, number one, how old is the kid? The age of kid in the United States is defined as anyone under the age of 13. However, the age of a kid may be higher in other countries. So consider the factors described above as appropriate given how kid is defined in applicable laws in your country. And consult legal counsel if you have additional questions. Ayan. So, ilang taon na ang bata? Ang edad kasi ng bata sa Estados Unidos ay 13 pababa. 13, 13 pababa. Yun ang bata sa United States. Subalit ang edad na maaaring ituring na bata ay maaaring mas mataas sa ibang mga bansa. Kung ngayon ikonsidera din ang edad ng mga bata alinsunod sa batas ng ating bansa o bansang inyong kinaroroonan at kumonsulta sa isang tagapayong legal para sa iba pang katanungan. Okay, so general audience content. General audience content is content that could appeal to everyone but isn't intended specifically for children, or content that is intended for teen or older audience. General audience content should be set as not made for kids. Yeah. General content audience is set as not made for kids. Ang general audience content ay mga nilalaman na maaaring makatawag sa interes ng lahat. Subalit hindi ito ginawa particular sa mga bata o hindi ginawang sinasadyang ginawa para sa mga bata. O kaya ay para sa mga kabataan o para sa mga nasa tamang edad. Okay. So ang general audience content ay dapat iset bilang not made for kids. Okay, tandaan, general content audience ay not made for kids. And ano ba ang general content audience? Ang general content audience, ang general audience content ay mga contents o nilalaman na maaaring makatawag sa interes sa lahat. O makatawag sa interes ng lahat. Subalit hindi ito ginawa para o particular, para lang sa mga bata o kaya ay para sa mga kabataan, yung mga nagdadalaga, teenagers, o para sa mga nasa tamang edad o mga matatanda. Yan ang general audience content. Okay, so here are some examples of the types of videos that could be considered general audience content. In the absence of information suggesting an intent to target kids. Okay. So narito ang ilang halimbawa ng mga uri ng video na maaaring ituring bilang general audience content. Sa kawalan ng impormasyong nagpapahiwatig na ito ay ginawa para sa mga bata. Ibig sabihin nun, kapag
hindi makita sa video na ang intention mong manood ay mga bata. Ito ay napapabilang sa general audience content. Okay. So, narito ang mga halimbawa. Ito yung sinasabi ko kanina. Do-it-yourself video teaching hobbies how to remake dolls or make clay figurines. Okay? Do-it-yourself video na nagtuturo sa mga hobbyista. Yung mga, halimbawa, hobbyist kasi yung mga, halimbawa, naging libangan niya yung paggawa ng isang bagay. Ayan. Hobbyist ang tawag doon. Kung paano gumawa ng manika o kaya ay paano gumawa ng clay figurines. So yung manika ay pambata, tama? Pero yung video ay do it yourself or tutorial paano gumawa o kopyahin ang pagkakagawa ng isang manika. So nag-gets niyo yung kaibahan. Pambata nga yung manika pero hindi mo target na bata ang manonood dahil tinuturuan mo, yun ay tutorial na nagtuturo kung paano gumawa ng manika. And of course, hindi bata tinuturuan mo dun. Okay, next. Family vlog telling other parents about an amusement park visit. Okay. Isang family vlog na nag-a-anunsyo sa ibang magulang tungkol sa isang pagdalo sa isang amusement park. O, halimbawa, di ba, kapag finiture mo ang isang amusement park, halimbawa, Disneyland, vinidyo mo yung mga fairies, yung mga sinasurek, ang tawag doon, yung mga fairy characters, enchanted characters, mga rides, celebrating. Di ba yung nakakatawag yun sa atensyon ng mga bata? Tama? Tama o hindi? Pero, doon sa video mo, ay ine-encourage mo yung mga parents, so ikinukwento mo sa mga parents yung tungkol sa pagbisita mo ninyo sa amusement park na yon. So, ang kinakausap mo doon ay yung mga parents at hindi yung mga bata. Even though yung sa video ay makikita ang mga enchanted characters, mga cartoon characters, yung mga rides, na talaga namang nakaka-attract sa mga bata. So, bali, ang intention mong manood na siya mong kinakausap sa yung video ay yung mga parents. Okay, so gets niyo yung pagkakaiba, di ba? Hindi mo intensyong bata yung manonood, even though nakaka-attract ng atensyon ng mga bata. Okay, a video featuring instructions around creating mods or avatars. Kasi yung mods and avatars, yung mga replica ng mga action figures, cartoon characters, mga cosplay. Ayun, tapos kung ayun, nakaka-attract sa mga bata yun. Nakaka-attract yun sa mga bata. Pero kung yung ang video mo ay detailed, nag-feature siya ng detailed instruction kung paano gumawa ng ganun, yun ay kabilang sa tinatawag na general audience. Okay. Animated content that appeals to everyone. Okay, mga animated na content na maaari makatawag pansin sa lahat. Halimbawa dito yung mga anime series ng Dragon Balls, One Piece, Yu Yu Hakusho, Ghost Fighters. Yun ay mga anime series, anime video na nakakatawag sa pansin ng lahat. Actually, ako nanonood din ako ng mga anime videos sa tanda kong to. So, yun ay general content audience. Hindi lang bata, even though yung mga bata attracted na attracted talaga sila doon. Pero, pati mga matatanda naman. So, yun ay general content audience. General audience content. Yan. Okay, isa pa. A gaming video that features adult humor. Halimbawa, binidyo mo yung, nirecord mo yung laro mo. Naglalaro ka ng, let's say, Mobile Legends. Nirecord mo yun. Eh, yung mga chat naman ninyo, yung mga adult contents yung pinag-uusapan nyo, yung mga biro ninyo, yung mga foul, alam mo yung medyo may pagka-ST. So, yun ay may tuturing na general general audience content. Okay, so next tayo. What is the difference between general audience and mixed audience? So, anong pagkakaiba ng mixed audience at general audience? Take note ah. Yung mga nabanggit ko kanina, general audience content yun, hindi yung mixed audience. Okay, so
Ang mixed audience content naman ngayon, on the other hand, is considered a type of made for kids content. Ayan, so made for kids content siya. This is content that targets children as one of its audiences. Even if it's not the main or primary audience, and that qualifies as child-directed after balancing the factor described above. So ang mix sa audience content pala sa kabilang banda ay tinuturing na uri ng made for kids. Na ang mga nilalaman, ito ay mga nilalaman na tumutumbok sa mga bata bilang isa sa mga manonood. Kahit hindi sila yung pangunahing audience mo o manonood, at ito ay umaayon sa child-directed na nilalaman ayon sa salik na nabanggit o factors. Ayun. So, isa sa mga target mo talagang manood ay mga bata. Okay. So, yun yung kagaya sa mga madalas kong sinasabi sa mga naunang mga live streaming tsaka mga video uploads ko. Ano yung intention mo nung ginagawa mo yung video niyo? Diba? Lagi kong sinasabi yun na i-consider mo yung intention mo nung ginagawa mo yung video niyo. Okay, so the question is, how do I know if I should set my content as not made for kids? So, paano malalaman kung kailangan iset mo yung content mo bilang not made for kids? Well, according to the guidance of the Federal Trade Commission, if your video features actors, okay, take note ah. Take note. If your video features actors, characters, activities, games, songs, stories, or other subject matter that reflect an intent to target children, it's likely made for kids. Halimbawa nito, yung sa songs, nursery rhymes. Alaman namang gumawa ka ng nursery rhymes pero yung target mo is adult, di ba? Nursery rhymes para sa adult, di ba? Kakantahan mo ng lullaby o tuturuan mo ng lullaby yung mga adults. So, it actually is made for kids, di ba? Halimbawa dito, yung mga kwento tungkol kay Pedro, kay Juan, yan, yung Ibong Adarna. Yeah, nagnanarin ka, nagkukwento ko sa video mo ng tungkol kay Ibong Adarna or gumawa ka ng animated series ng Ibong Adarna. Sa tingin mo, manonood kaya yung mga matatanda doon? Of course not. I don't think so. So actually, kapag ka Ibong Adarna na yung pinag-uusapan, automatically na made for kids yan. And ginawa mo yung video na yon, ang intention mo ay panoorin ng mga bata. Dahil kapag Ibong Adarna, alam natin na hindi panoorin na matatanda yan. Di ba? Malamang makikinood yung matanda dun sa kasama niyang anak dahil binabantayan niya anak niya. Pati siya nakikinood na rin dahil nanonood yung anak niya. But your target is hindi yung matanda, yung bata ang dinatarget mong manonood. And yun. Okay, so a video is not necessarily made for kids just because. Okay, so hindi ibig sabihin ng isang video ay made for kids dahil lamang sa ito ay a video is not necessarily made for kids just because it is safe or appropriate for everyone to watch. Yan. Ito po ay tinatawag na family friendly. Yan. Hindi porke family friendly yung video mo na pwede namang panoorin ng lahat, automatically made for kids na. Yeah, so ito ay naaayong panoorin ng lahat or family friendly, made for kids na. So i-consider mo yung mga nabanggit ko kanina. Okay, and number two, a video is not necessarily made for kids just because it covers an activity that traditionally associated with children. So ano ba yung mga traditionally associated with children?
pambatang sapatos, di ba? Pambatang sapatos, larong patintero. Yan mga yan. O kaya eto, 80 a video is not necessarily made for kids just because children may incidentally see it. Okay. So, hindi porke minsan eh talagang napapanood ng mga bata, eh, made for kids na. O minsan eh talagang pinapanood ng mga bata, hindi napapanood eh, kundi pinapanood, sinasadya ng mga batang panoorin, eh, made for kids na. Yun po eh, ayon mismo sa ako na, ayon mismo sa article ng Google support tungkol sa Coppa. So, sila mismo, YouTube mismo ang nagbigay ng pahayag na to. Ina-translate lang natin, pinapaliwanag lang natin sa Tagalog. So, bisitahin po ninyo yung link na binabanggit ko, makikita ninyo sa baba ng screen, para kayo mismo makabasa. Alam ko medyo nakukang kayo, tinatamad kayo magbasa ng maraming articles, so tinatamad kayo mag-search. So, ito pong article na to ay napaka-igsi lang niya. Maigsi lang po siya, medyo madaldal lang ako kaya medyo matagal yung paliwanag. Pero maigsi lang to. Kung babasahin mo to, it will take less than 5 minutes. Napakaliit lang po niya. Okay, so remember to carefully consider who you are trying to reach with your videos as you evaluate your content and the factors above. Ayan. So, palaging alalahanin, i-consider ang mabuti kung sino ang mga tinutumbok mong manonood ng iyong video at sa iyong pagsusuri sa mga factors o salik na nabanggit. Yung mga nabanggit ko kanina. So, ibig sabihin nito, sinasabi nila na ikaw na creator ang nakakakilala sa iyong video. Ikaw nakakalam. Konting sentido ko mo, alam mo kung anong gagawin dyan. Huwag masyadong matakot kasi masyado tayong tinatakot ng mga ibang mga vloggers na kung tawagin natin ng mga nagmamagaling. Dakdak ng dakdak, wala namang may pakitang mga ebidensya ng mga pinagsasasabi nila. Marami ako nakikita dyan, bawal daw mag-chat ng mga numbers sa chat box ng mga live streaming. Bawal daw gamitin ng emoticons. Kung bawal gamitin ng emoticons, bakit nilagay pa dyan, diba? Tsaka yung natatakot sila sa spam words, hindi nila alam kung ano ba nagagawa ng spam, kung ano ba ang ibig sabihin ng spam. Basta sila dakdak lang ng dakdak na may narinig lang na konti, pinalaki na. Na wala naman silang kaalam-alam, wala, hindi sila nag-research, hindi sila nag-basa. Narinig lang konti, masabi lang na may alam, nag-vlog na. Gumawa na ng, or nag-record na ng video, may masabi lang na, kwan, tawag ito, may narinig lang na konti, gumawa na ng video para may masabing may alam siya kung ano-ano na lang yung pinagsasabi niya dahil hindi naman niya pinag-aralan o pinag-aaralan yung mga babagay na narinig niya. So, tayo mismo mga kaibigan, kahit yung mga video ko, huwag ninyong basta-basta paniwalaan, tingnan ninyo yung mga evidence, mag-search din kayo sa sarili ninyo para kayo mismo makaalam kung ano ang tama at ano ang hindi. Ngayon, kung meron po kayong nabasa na medyo nabasa sa mga articles na medyo hindi ninyo maunawaan, na pwede kayong humingi ng tulong sa akin at na tutulungan ko kayong i-explain. Pagtulungan nating i-explain o i-translate. Hindi porke naman kasi marunong ka mag-English tapos nabasa mo na yung English, alam mo na yung sabihin. Minsan kasi kailangan ng pag-aralan. At sabi nga nila, two heads are better than one. Okay? So, minsan, kahit ako minsan, nakala ko alam ko na, mali pala yung interpretasyon ko. Yan. Kaya nga ako, hindi porke marunong ka mag-English at nabasa mo yun, alam mo na. Meron tayong tinatawag na interpretation. Tama ba o mali interpretation mo? That is why I am putting the link. I'm showing you the link at kayo mismo basahin ninyo yung article para nang sa ganun kayo mismo makaalam kung alin ang tama at hindi. Okay.
Okay, so sabi pa rito, additionally, creators outside the United States will need to take into consideration additional obligations they may have under applicable laws when evaluating whether content is made for kids. Note, while the age of a kid in the United States is defined as anyone under the age of 13, the age of a kid is defined differently in different countries. So consider the factors. Consider the factors described above as appropriate given how kid is defined in relevant laws, and consult legal counsel if you have additional questions. And panghuli guys, ang sabi dito sa article ng Google, as a creator, you know your videos and your audience best. Okay? And it is your legal responsibility to comply with COPPA and or other applicable laws and designate your content accurately. If you fail to categorize your content correctly, there may be consequences on YouTube. Okay? Gets nyo? If you fail to categorize your content correctly, there may be consequences on YouTube. That is the reason bakit naghihigpit ang YouTube, dahil hindi tayo ang madedemanda kundi sila, hindi tayo ang magmumulta kundi sila. So, kasi nasa kanila yung mga files natin. Ina-upload natin yung server nila at tungkulin nila, trabaho nila na i-filter lahat ng uploads natin. That is why naghihigpit din sila na walang makakalusot para maparusahan sila. Dahil sila masisira, hindi tayo. Pwede silang ipasara ng federal government kapag maraming paglabag. Kaya sila naghihigpit. Anyway, ang COPPA naman po kasi talaga matagal na yan. Actually, 1998 pa yan ihinulog. O ipinalabas yung COPPA na yan. Pero nito lang, last year lang talaga ini-impose ng todo-todo. Okay, so, additionally, there may be a legal consequences under the Children's Online Privacy Protection Act or COPPA or other applicable local laws. Ayan. So, yan po yung kabuuan ng ating video ngayon sa ating pagtalakay. Narito pong muli ang inyong abang lingkod, si Mang Escobulario, at nagsasabi sa inyo, nag-iiwan ng isang kasabihan. Diyan muna. Wala akong maiisip lang po. Okay guys, so thank you very much sa inyo, sa inyong panonood. Maraming salamat sa pagtangkilik. At sa mga kuwan pala guys, pwede ninyong i-share itong video natin to para po matulungan din natin yung ibang mga kasama natin mga vloggers na hindi pa nakakaalam kung ano ba talaga ang nilalaman ng COPPA. Paano ba talaga iset yung kanyang label or yung video, yung category ng kanyang video. So ang pinakamaganda niyan guys, tulungan natin sila sa pamamagitan ng pag-share nitong video natin. I-share po natin. Click lang po yung share sa baba. Tapos share natin sa ating ating Facebook timeline, sa ating Twitter accounts, tsaka sa iba pang mga social media, share po natin. Sa ating mga LS, pwede po natin i-copy, paste yung link. Though, huwag po kayo mag-alala, ang pagka-copy paste ng link ay hindi bawal kung ikaw ay moderator at creator ng isang live streaming. Hindi lang po ito pumapasok, hindi lang nakakapasok ang link kapag ikaw ay hindi moderator. Dahil karaniwan ang mga link kasi na i-mark as spam na ang link ngayon.
But kung isang moderator, hindi kasakop ng spamming. Yan. Lalo na ang creator, hindi po siya, wala siyang nababiolate na spamming sa kanyang sariling live streaming. Okay, so yung mga members lang na hindi moderator or yung mga participant na hindi moderator, sila lang talaga yung tinatamaan ng spamming. And later siguro, tatalakayin natin ang tungkol sa mga spam words, bakit nagiging spam, okay lang ba na i-allow, i-show sa mga spam message and everything. Tungkol sa spamming, tatalakayin po natin yan sa mga susunod na video. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, click lang po ninyo yung subscribe button, then hit ninyo yung bell notification icon, at nang sa ganun po ay maging kayo po ay maging updated sa mga susunod natin mga video. Gayun din po kung kayo ay may mga katanungan, mangyaring i-comment lang po sa baba yung inyong mga katanungan at sasagutin po natin yan sa mga susunod natin mga uploads. Gayun din po kung kayo ay may mga panaginip na yan na gusto ninyong malaman ng kahulugan, i-comment lang po ninyo sa baba sa comment section at sasagutin po natin yan sa ating mga uploads. Take note po, ang lahat po ng katanungan ay sinasagot po natin separately. Isang katanungan, isang video ang ina-upload natin. Hindi po natin pinagsasama-sama. Para nang sa ganun ay magkaroon naman po ng kumbaga ma-address ng tama yung inyong katanungan. At sa lahat po ng kasagutan ibinibigay ko sa inyong mga katanungan, ay hindi po basta-basta kasagutan nagmula lamang sa malamnaw kong isipan o malamnaw kong brain cell. Yan po lahat po ng kasagutan na lahat po ng kasagutan ibinibigay ko sa inyong mga katanungan ay back with documents. Ayan, may mga patunay, dokumento o katibayan po tayong pinangahawakan sa lahat ng kasagutan ibinibigay natin sa inyo. So hanggang dito pong muli, narito pong muli ang inyong kapanglingkod, si Mang Escolario. Nagpapasalamat and may God bless us all.